Naalala nyo pa ba ang binansagang The Truth sa NBA? Ang 10-time NBA All-Star, 1-time NBA Champion at ang 1-time Finals MVP. Well, yan ay walang iba mga idol kundi ang 6'7" small forward na si Paul Pierce. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ng kanyang kwentong basketball. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, umpisahan natin ang kanyang kwentong basketball sa kanyang college basketball year. Nag-aral at naglaro si Paul Pierce sa Kansas State University. Siya ay 3 taon lang na nakapaglaro sa koponan ng Kansas Jayhawks men's basketball. Sa kanyang freshman year pa lang mga idol nang nagpakitang gilas na ito dahil siya ay tinanghal noon na co-freshman player of the year. Silang dalawa ni Chauncey Billups na naglalaro noon sa Colorado ang tinanghal sa award na ito. Well, sa kanyang sophomore year naman sa liga nang maitanghal naman siyang MVP sa Big 12 Conference Tournament nang mag-average siya ng 21.7 points per game at pinangunahan ng koponan noon sa Inaugural Tournament Championship. At sa kanyang junior year sa koponan ng Kansas, ito na rin ang kanyang last season mga idol nang maitanghal at makuha niya ang back-to-back MVP award sa Big 12 Conference Tournament. Tinapos niya ang kanyang junior year na nagtala ng 777 points. Siya din ang panglima sa leading scorer sa Kansas history. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang naipapakita sa koponan ng Kansas ay hindi na nga pinagpatuloy pa ni Paul Pierce ang paglalaro pa sa kanyang senior year dahil napagdesisyonan niya noon ang pagpasok sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA. Kaya naman 1998 NBA draft nang pumasok na ang 6'7" small forward na si Paul Pierce sa NBA. Siya ay 10th overall pick na pinili ng koponan ng Boston Celtics. Well, sa kanyang rookie season ay nabigyan agad ito ng pwesto ng koponan ng Boston Celtics bilang starter. Pinatunayan naman niya na karapat dapat siya sa first 5 mga idol dahil nag-average siya noon ng 16.5 points, 6.4 rebounds, 2.4 assists at 1.7 steals per game. Dahilan upang mapasama siya sa NBA All-Rookie First Team. Bagamat maganda ang kanyang ambag sa koponan dahil sa kakulangan ng scorer noon ng Boston na hindi sila nakapasok sa NBA playoffs. Hindi lang sa kanyang rookie season mga idol dahil sa kanyang first 3 seasons sa liga ng NBA ay hindi nakakapasok ang Boston Celtics sa postseason game. Well, ito'y dahil na rin sa hindi kalakasang roster ng Boston noon mga idol na tanging si Paul Pierce at Antoine Walker lang ang siyang kumakana sa opensa. Kaya sa first 3 season ni Paul Pierce ay bigo nga ito makapaglaro sa postseason game. Talon tayo sa 2001-2002 season na kung saan ito na ang kanyang pang-apat na season sa liga ng NBA. Well, sa season na ito mga idol na mag-step up na ang mga player ng Boston Celtics, sa pangunguna pa rin yan syempre ni Paul Pierce na binuhat na ang koponan para makapasok sa NBA playoffs nang mag-average siya ng 26.1 points, 3.2 assists at 6.9 rebounds per game. Dahil sa kanyang magandang performance sa season na ito ay napabilang na nga siya sa NBA All-Star Game. 10 times siyang nakasama sa NBA All-Star mga idol. Kaya dahil pang All-Star caliber na ang kanyang naging laruan, maganda ang kanilang naipamalas sa season na ito. Tinapos nila ang regular season game ng may standing na 49 wins and 33 losses na kung saan pumwesto sila sa 3rd seed sa East. At sa wakas mga idol, pumasok at makakapaglaro na si Paul Pierce sa postseason game. Well, nakatapat nila sa first round ng playoffs noon ng Philadelphia 76ers na pinamumunuan ni Allen Iverson at Dikembe Mutombo. Maganda ang naging bakbakan nila mga idol, ngunit nanaig pa rin ang Boston Celtics na naka-advance pa sa semifinals. At sa semifinals naman, nang makaharap nila ang koponan ng Detroit Pistons na kaamuntikan pa nilang mawalis noon mga idol, na tinapos ang serye sa game 5. Kaya naman sa unang playoff game ni Paul Pierce mga idol ay umabot nga sila sa Eastern Conference Finals na nakaharap naman nila noon ng pader at first seed sa East, ang koponan ng New Jersey Nets na pinamumunuan nila Jason Kidd at Kenyon Martin. Hindi naging madali para sa Boston na pataubin ng Nets noon mga idol. Well, pumalag naman sila ngunit nanaig pa rin ang lakas ng New Jersey Nets na tinapos ang serye ng kanilang laban sa Game 6. Pero not bad mga idol dahil sa kanyang unang playoff game ay napaabot niya ang koponan sa East Finals. Next season lang mga idol, 2002-2003 season, nang muling pangunahan ni Paul Pierce ang koponan para makapasok muli sa NBA playoffs. Nag-average naman siya ng 25.9 points per game. Tinapos nila noon ang regular season sa standing na 44 wins and 38 losses. Bumaba sila sa pang-anim na pwesto. Ganun pa man muli nga silang nakapasok sa playoffs noon mga idol. Sa first round ng playoffs, nang pataubin nila ang Indiana Pacers, ngunit pagdating sa semifinals ay nagkaroon sila ng rematch ng koponan
koponan ng New Jersey Nets na tumalo sa kanila sa East Finals. Mas worse ang nangyari sa kanilang naging harapan, mga idol, dahil nawali sila ng Nets noon sa semifinals, kaya muling nabigo itong si Paul Pierce na makatuntong sa NBA Finals. Next season, 2003-2004 season, nang mabawian sila ng Indiana Pacers sa first round ng playoffs. Guess what, mga idol, winalis lang naman sila ng Indiana Pacers noon sa first round, kaya bigo na naman itong si Paul Pierce para makasungkit ng kampiyonato. Talon tayo sa 2006-2007 season. Sa season na ito, mga idol, nang mapabilang na sa koponan ng Boston sila Kendrick Perkins at Rajon Rondo, kaya kahit papaano, mga idol, ay may nakakasama na siya sa koponan para sumungkit sana ng kampiyonato. Ngunit sa kabila nito ay mukhang ito pa ang pinaka-worst season ni Paul Pierce, mga idol. Well, pinangunahan pa rin niya ang koponan noon na nag-average ng 25 points per game. Siya pa din naman ang nagiging alas ng koponan, ngunit sa kabila ng kanyang magandang ambag sa koponan ay hindi pa din sumapat, mga idol, dahil tinapos nila ang regular season noon na may standing na 24 wins and 58 losses. Sila ang pinakakulelat sa standing, mga idol. Pero next season naman, mga idol, 2007-2008 season, nang mabuo una ng koponan ng Boston Celtics ang kanilang Big 3, dahil sa season na ito ay nakasama na niya sa koponan sila Ray Allen at Kevin Garnett na may mabibigat pang backup player sila Kendrick Perkins, Baron Davis at Rajon Rondo. Kaya masasabi natin, mga idol, na ito na ang pinaka-best season para kay Paul Pierce, dahil mas marami na siyang makakatulong para sumungkit na sa kanyang pinapangarap na kampiyonato. Well, sa season ito, dahil marami na nga siya nakakatulong sa opensa, ay bumaba ng bahagya ang kanyang naging stats sa koponan. Bumaba ito sa 19.6 points, 4.5 assists at 5.1 rebounds per game. Pero sa season namang ito, mga idol, nang pag-arian nila ang Eastern Conference, dahil tinapos nila ang regular season noon na may best record na 66 wins and 16 losses, na nakuha ang unang pwesto sa East. At pagdating naman sa postseason game, mga idol, sa first round ng playoffs versus Atlanta Hawks ay kamuntikan ng masayang ang kanilang pinaghirapan sa regular season, dahil pinalagan sila ng Atlanta Hawks, mga idol, na pinamumunuan noon nila Mike Bibby, Josh Smith, Joe Johnson at Al Horford. Umabot sa Game 7 ng kanilang serye, talagang napalaban sila ng gusto. Ngunit sa Game 7 ay hindi na nga pumayag ang Boston, dahil tinambakan nila ang Hawks sa final score na 99-65. Kaya naka-advance sila noon sa semifinals. Sa semis naman, mga idol, ay harapin nila ang batang-bata pa noon na si LeBron James, ang Cleveland Cavaliers. Well, dahil malakas na din maglaro noon si LeBron, mga idol, ay hindi naging madali ito para sa Boston, dahil dikit na dikit ang kanilang naging laban na umabot pa sa Game 7. At sa Game 7 na home court advantage ng Boston ay napalaban sila ng gusto, mga idol. Dikdikan ng laban at ayaw magpatalo ng dalawang koponan. Well, sa pagtatapos ng laro ay nanaig pa rin nga ang Boston Celtics sa final score na 97-92, at sila ang makaka-advance sa Eastern Conference Finals na makakaharap naman ang koponan ng Detroit Pistons. Haharapin nila sila Chauncey Billups, Hamilton at Rasheed Wallace. Well, sa pagkakataong ito ay mas gumanda ang laro ng koponan, mas lalo nilang nakuha ang chemistry dahil tinalo nila ang Detroit Pistons na umabot lang sa Game 6. At sa wakas, mga idol, ito ang unang appearance ni Paul Pierce sa NBA Finals. At sa 2008 NBA Finals, na makaharap naman nila ang pader din na koponan noon ng Los Angeles Lakers na pinamumunuan ni Pau Gasol at Kobe Bryant. Sa kanilang first 2 games sa kanilang serye, mga idol, na makuha ang 2 straight win ng Boston Celtics. Nakabawi ang Lakers sa Game 3, ngunit dahil na din sa magandang connection ng mga player ng Boston at naging team effort ang kanilang opensa, Game 6 nang tapusin na ng tuluyan ang serye ng Boston Celtics. Kaya naman sila noon ang itinanghal na 2008 NBA champion, at si Paul Pierce ang siyang naitanghal noon na Finals MVP. Next season, nang sumubok si Paul Pierce at ang Boston Celtics na sungkitin ang back-to-back championship, ngunit bigo nilang makuha ito dahil natalo sila sa semifinals sa East ng koponan ng Orlando Magic. Pero sa sumunod na season lang, mga idol, 2009-2010 season, nang muling sumubok si Paul Pierce at ang Boston Celtics na sumungkit muli ng isa pang kampiyonato. Tinapos nila ang regular season noon na may standing na 50 wins and 32 losses record, at nakuha ang 4th spot sa Eastern Conference. Pagdating ng playoffs, mga idol, ay nilampaso nila ang kanilang mga nakatapat ni hindi umaabot sa Game 7 ang kanilang naging serye noon. Sa East Finals naman, na maka-rest back pa sila sa kanilang rematch ng Orlando Magic, at muli, mga idol, ay makakatuntong si Paul Pierce sa pangalawang pagkakataon. Sa
2010 NBA Finals at makakaharap nilang muli ang koponan ng Los Angeles Lakers. Sa kanilang first 3 games mga idol ay game 2 lang ang nakuwang panalo ng Boston. Ngunit sa game 4 and 5 nang makuha nila ang magkasunod na panalo at makuha ang 3-2 deficit. Ngunit ang inakala nilang masusungkit na ang kanilang pangalawang kampiyonato sana ay napersa pa ng purple and gold na paabutin sa game 7. At sa kasamaang palad para sa Boston mga idol ay nasilatan pa sila ng kampiyonato ng Los Angeles Lakers. Bigo si Paul Pierce at ang Boston na makuha sana ang kanilang pangalawang kampiyonato. Well, ito na ang huling appearance ni Paul Pierce sa NBA Finals mga idol. Kahit sa Eastern Conference Finals ay hindi na rin nakatuntong ang kanilang koponan. Kaya sa kanyang 15 seasons na naglaro sa Boston Celtics ay winakasan na din niya ang kanyang paglalaro sa koponan na ito. Dahil 2013-2014 season nang maitrade silang dalawa ni Kevin Garnett sa Brooklyn Nets, masasabi nating malapit-lapit na noon ang pagre-retiro ni Paul Pierce dahil may edad na siyang 36 years old at kapansin-pansin na rin ang pagbaba ng kanyang stats na nag-average na lang sa Brooklyn Nets ng 13.5 points per game. Nakapasok pa din naman sila noon sa postseason game ngunit natalo sila ng Heat sa semifinals. Next season lang mga idol nang maghiwalay na sila ng landas ni Kevin Garnett dahil nakapirma siya noon ng 2-year $11 million contract sa Washington Wizards. Mas bumaba naman ang kanyang stats sa season na ito mga idol na nag-average na lang ng 11.9 points per game. Pasok pa rin naman sila noon sa playoffs ngunit nalaglag din ng Atlanta Hawks sa semifinals. After ng season na yon ay knock out niya ang kanyang second season sana sa Wizards. Kaya 2015-2016 season na makapirma pa siya ng 3-year $10 million deal sa Los Angeles Clippers. Ngunit dahil sa kanyang edad na din mga idol na may edad ng 38 years old sa season na ito ay nag-average na lang siya ng 6.1 points per game. 2016-2017 season ay ang huling season ni Paul Pierce sa liga ng NBA. Tinapos niya ang kanyang karera sa koponan na din ng Clippers mga idol ngunit 25 games na lang ang kanyang nailaro sa season na ito na nag-average na lang ng 3.2 points per game. Nalaglag din sila noon sa first round ng playoffs ng Jazz. Kaya pagkatapos nilang nalaglag sa season na yon ay winave na ang third year ni Paul Pierce ng Clippers. Kaya after ng season na yon ay inanunsyo na din niya ang kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. 39 years old na magretiro ito mga idol. Siya ay naglaro ng 19 seasons at tinapos niya ang kanyang karera na may total na 26,397 points na kung saan nakuha niya ang 16th spot sa most point in NBA history. Sinundan niya si Tim Duncan at 2021 nang ma-induct na rin siya bilang Hall of Famer sa NBA. Well kayo mga idol, isa rin ba kayo sa humanga noon sa 6'7" small forward at binansagang the truth sa NBA na si Paul Pierce?